So hello guys, welcome back na naman sa panibagong bike check videos natin. Syempre, nandito pa rin tayo ngayon sa HYX Enterprise para sa isang panibagong bike check. So napaka-special na ibabike check natin ngayon guys. Uunahan ko na kayo guys, first time ko magbabike check nito. So hindi ko may bibigay sa inyo yung 100% na information tungkol sa bike na to. Pero kung ano yung makikita ko at mababasa ko, yun ang masasabi ko sa inyo. Kasi ang iba bike check natin ngayon ay isang downhill bike. Ayan, no? So, magbabike check tayo ng extreme finisher na downhill. So, kalahati lang yata dito ang alam ko. Ayan. So, pagpasensyahan nyo na guys, hanggat maaari, hanggat kakayanin ko or pipilitin ko maibigay sa inyo yung mga impormasyon tungkol dito sa bike na to. Ayan. So wala nang intro guys. Ayan. So ayan guys, uulitin ko, hindi tayo masyadong familiar dito sa iba bike check natin. Ibibigay ko sa inyo kung ano lang yung makikita ko at mababasa ko tungkol dito sa bike na downhill. Ayan, ang unang-una syempre, doon tayo sa kanyang frame. So ang frame niya ay matte orange na carbon frame. Ayan, made of carbon yung ating bike ngayon. May nakasulat na extreme sa down tube at may nakasulat na punisher sa top tube. Ayan. So dun tayo sa kanyang head tube. Sa head tube may makikita tayo ditong logo ng extreme. Nakalagay VXT VBX trim. Ayan. So logo yan. At kung hindi ako nagkakamali guys, tapered ang ating head tube. Ayan. So may nakasulat pala na tapered. Ayan. At hindi ako nagkakamali guys, ito ay naka-integrated ball bearing at tayo ay internal cabling na. Ayan. So mayroon ditong bakante isa. Ayan, no? Ayan. So dito naman sa kabila, ayun, yung isang kable na nakadaan. Ayan, no? At dito sa top tube, may makikita tayo dito design and engineered in extreme. Ayan, ginawa at dinisenyo sa extreme. Meron ditong lining. So lapitan natin. So meron siyang, ayun, no, nakikita nyo sa camera guys, medyo meron siyang texture. May buklig-buklig. Ayan, no, hanggang dito. So dito siguro mga 4 inch to. Papunta rito, naging 2 inch na lang. Ayan. Dito na ngayon tayo sa seat tube. Ewan ko ta guys kung tama pa rin tayo. Downhill to kasi. Dito tayo sa seat tube. Sinukat ko to guys. Center nung dito. Saka hanggang dito. 17.5 yung kanyang sukat doon. Yan. So ewan, hindi ko alam guys kung tama yung pagkakasukat ko. Yan. Pakicomment na lang guys kung mali. Basta ito. Yan, ito. Hanggang dito, 17.5 yan. So wala namang masyadong design dito sa kanyang seat tube. At dito tayo sa kanyang seat stay. Yan. Pinagbasihan ko lang yung mountain bike guys ha. Ayun, nakikita nyo mayroong buklig-buklig na texture dyan. Parang decals yan. Yan, no? Tapos may bridge. Yun, no? Guys, ang sarap ay masin nito. Ang napakaganda. Matte orange. At tingnan natin kung naka-true axle. Ayan, naka-true axle ang ating frame, guys. Dito lumabas yung kanyang RD, yung kable ng RD. Dito walang masyadong design. Ito siguro para sa protector nung chainring. Ayan. Dito naman, siguro plastic to, guys. Para to sa mudguard. Or siguro sa mga bato. Para kapag tinatamaan ng bato, pang protector. Tapos, join siguro to guys, join. Ito yung nagjo-join. Ito pa may join din dito, hindi ko alam kung anong tawag dyan guys. Basta umiikot yan. At ang ating shock ay gawa ng DNM. Ayan, hindi ko alam kung air shock to guys o spring shock. Pakicomment na lang guys kung alam nyo kung ano tong shock na to. At ito siguro ay manual lockout. Ayan, blue na yan.
So itong blue na to siguro ay manual lockout. Ayan. Tapos yung nakikita nyo red na yon, siguro doon nilalagay yung hangin. Kung air shock man to, hindi ko natin alam guys eh. Paki-comment na lang guys. Paki-educate na lang ako. Yan o, napakaganda kasi. Yan o. Tayo sa kanyang shocks guys. Ang shock nga pala natin ay air fork. Yan. So dito nakita ko yung air valve. Yan. At dito yung kanyang compression. Ayan, nakasulat naman guys eh. So para siguro ito yung adjustan ng kung baano kalambot o katigas yung air fork mo. Tapos itong kanyang stanchion, nasukat ko to guys kanina, 170. Mula dito hanggang dito, 170mm to guys. Medyo mahaba yung travel niya. At doon sa kabila may makikita tayong rubber. Indicator yan ng kayong bounce-bounce o yung talbog-talbog ng iyong fork. Siyempre, 27.5. Made of alloy siguro to guys. Magnesium alloy. Alloy din siguro to. At alloy din yun sa taas. Ayan. At ang kanyang lower guys. Ito ang lower niya. 36 ang taba nito guys. 36 na gawa yan ng extreme na naka true axle. Naka true axle ang ating fork guys. Oh. Ayan. Doon tayo kanya sa kanyang hubs. Ang hubs niya ay gawa ng fastace.com. Ayan. Fastace cartridge bearing. So naka sealed bearing. Bilangin natin ang holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ulitin natin, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes ang ating hubs na gawa ng fast ace na sealed bearing na true axle. Tapos ang kanyang spokes, palagay ko guys, ito ay stainless na merong eyelet. Ang kanyang rims na double wall alloy na gawa ng Progress Ready Extreme Bully. Ayan. Gawa siguro siya ng, ayun, extreme. Extreme ang may gawa ng ating double wall alloy na rim na may eyelet. At ang ating gulong ay gawa ng Maxxis Ardent na 27.5 by 2.40. So napakalapad ng gulong natin guys, napakalaki. So doon tayo sa kabila. So palagay ko ganun din, fast ace din ang hubs niya. Ayan, medyo madilim lang guys, hindi natin makita. Bilangin natin yung holes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes din ng hubs natin na fast ace na true axle. Tapos stainless na spokes, extreme na double wall alloy na may eyelet. Kung nakikita nyo guys, ayun na may eyelet. At Maxxis Ardent na gulong na 27.5 by 2.40. Double check nga natin guys, 2.40 yung likod. Ayun, 2.40 din yung harap. So parehas din, parehas lang din pala. Ayan. So tingnan natin sa taas, tingnan niyo guys, oh. Lapad, oh. Oh, 'di ba? At dito tayo sa kanyang cogs. Yung cogs niya kulay itim, guys. 'Yun, oh. Tunog mayaman, guys, oh. Ayan. At bilangin natin ang kanyang speed. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 speed. Tingnan natin kung ano yung teeth na pinakamalaki. Hanapin natin. 50. 1150. 11 teeth. 250 teeth. Gawa yan ng SRAM SX. Yung ating cogs. At syempre ang ating RD ay gawa rin ng SS. SRAM X. SRAM SX. Kung hindi ako nagkakamali, Eagle to guys. Eagle. Technology. Lilipad ka kapag binike mo to. Yan. At ang kanyang pulley ay oversized. Laki oh. Di ko alam kung aluminum to guys o plastic. Pero palagay ko parang plastic yata. At ang kanyang kadena guys ay gawa ng SRAM. SRAM na 12 speed. Ayan guys. SRAM Eagle. Ayan. So naka straight SRAM Eagle pala tayo. Cogs, RD, chain, pati itong crank. Pati yung ating lever, shifter. So balik tayo. Yung SRAM, nalito na ako guys. nawala na tayo. Ayan, hinga lang tayo ng malalim. Medyo na-excite tayo dito sa downhill bike na to. First time kasi nating mag-bike check nito. Ayan. Kaya medyo kinakabahan pa tayo. Ayan, hinga lang ng malalim. Ang ating crank arm ay 175 ang haba, na made of aluminum kung hindi ako nagkakamali. Gawa yan ng SRAM SX
Siyempre, ang kanyang chainring ay gawa pa rin ng SRAM SX Eagle Technology. Lilipad ka talaga. Na 32 teeth na narrow wide. Ayan. So, dito may meron tayong makikita dito, guys. So, pero paglagay ko, ang tawag dito, chain guard. Chain guard yata ang tawag dito. Pakitama na lang ako, guys, kung mali. Ayan, oh. Dito nga pala, guys, baka makalimutan ko. Dito lumabas yung kable ng RD. Lumabas dito, pumasok ulit doon. Ayan, tapos lumabas dito. So, labas, pasok, labas, pasok, labas. Ayan. So, dito, ganun din sa kabila. Dito lumabas, doon pumasok yung kanyang preno sa likod. Mamaya papakita ko sa inyo, guys. Tapos dito pala, meron dito lalagyanan ng inumin. Yan, may lalagyanan ng inumin kayo dyan. Tapos, dito sa kanyang seat post, ang seat clamp niya, guys, naka-fix. Kasi, kaya naka-fix yan, kasi naka-dropper post tayo. Dropper post yata tawag dito, eh. Ito yung kanyang remote, yung pindutan para bumababa yung iyong upuan. Yan, so hindi pa na kinakabit. At ang kanyang upuan ay gawa ng XT. So may butas yan dito. Ayan, may butas. So daanan niya ng ihi. Tapos dito mayroong kanal. Ayan, labasan na naman niya ng utot mo. Ayan, joke lang yun. Papatawa tayo para kahit paano masaya tayo. Everyday happy. At ang kanyang handlebar. Ang handlebar niya, guys, sinukat ko to. Sinukat ko. Ito ay umahaba ng 730 millimeter. So, ang haba niya. Ayan, 730 yan. Nagawa niya ng zoom na palagay ko carbon, guys. Ayaw tumunog eh. Carbon siguro to. Ayan. At ang kanyang stem, 60 millimeter, gawa pa rin niya ng zoom. Ayan. Hindi ko malaman, guys, kung aluminum or carbon. Pero ito, carbon to, guys. At ang kanyang preno, ayan, guys, oh. Ang preno niya, nakikita niyo naman, Shimano Diore or Dior. Yan. At ang kanyang shifter ay SRAM SX. Sa kabila, Shimano Diore at wala kang makikita kasi naka one by lang. So, wag maghanap ng wala. Yan. Tapos, itong kanyang grip, yung grip niya makapit. Ayan ang kapit niya, guys. Oh. Medyo nararamdaman ko, oh. Kumakapit yung balat ko dito sa grip na to. At meron siyang lock. Ayan, guys, kung makikita nyo, meron siyang lock. Tingnan natin kung may pangalan ng lock. Ayun, gawa ng extreme ang kanyang lock. Ayan. Ayun, guys, nakakalimutan ko pala. Ang kable, ayan, Shimano. Shimano ang kable. At ang kanyang pedal, guys. Ang kanyang pedal, guys, so tingnan nyo, parang dilaw na lang kulang, bandera na ng Pilipinas. So, red dito. Blue doon, gawa yan ng, ano to, pedo? Gawa ng empedo. Empedo ba tawag dito, guys? Na sealed bearing. Sealed bearing na empedo pedal. Ang dami niya ditong tusok-tusok, guys. So, yan, para hindi dumulas ang inyong sapatos o kaya chinelas, kung ano man yan. Yan. Ito nga pala, guys, ang ating brake caliper. Siyempre, gawa yan ng Shimano Dior. Or Shimano Diore na naka-post mount. Ayan, oh. At ang kanyang brake rotor ay gawa ng SRAM center line 160 mm ito. Yan, itong rotor natin. SRAM center line 160 mm. Sa kabila, siyempre ganun pa rin, Diore na brake caliper na naka-post mount. Tingnan natin ang kanyang rotor. Ikot natin, guys. Ingat, baka mabagsak natin. Wala tayong pambayad dito. Ayun, SRAM din na center line. 180 mm yung kanyang rotor. Ayan. Ito nga pala, guys, yung kabilang side ng ating crank. Ayan, SRAM SX na meron ditong, ayan, Halotech. Halotech siya. Pero guys, tingnan nyo yung kanyang bottom bracket. Oh. Ayan. Kung nakikita nyo sa camera. Medyo parang may pihitan dun, oh. Ayan, may parang may pihitan. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa bottom bracket na yan, guys. Paki-comment na lang sa inyo. Yun, no? First time kasi natin mag-bike check ng ganitong bike, kaya wala pa tayong masyadong alam. So, kung ano lang yung nakita ko at nabasa ko, so yun lang yung kinaya ng powers natin sa pagbabike check. So, ayan ang ating extreme finisher. Ayan, no? Ganda, guys, oh. So, ayan, guys, ang ating bike check video ng extreme finisher na downhill
bike. So sa mga gusto mag-avail nito, makipag-ugnayan lang kayo sa HYX Enterprise. So direkta na kayo makipag-ugnayan, tumawag na lang kayo or mag-message kayo sa Facebook. Ilalagay ko na lang sa description yung contact number nila at Facebook link. Ilalagay ko na rin yung kanilang Google Map sa mga gustong pumunta rito. Ayan, no, napakaganda guys. Bagay na bagay yung t-shirt ko. Saka dun sa frame, saka yung helmet guys, oh. Bagay na bagay, di ba? Ayan, no, malay natin, di ba? So hanggang dyan na lang guys ang ating bike check videos. Kung nagustuhan nyo yung video guys, huwag kalimutang pindutin ang like at mag-comment na rin kayo guys. Baka marami tayong naibigay na maling information, malay natin. Pero pagpasensya nyo na guys kasi first time lang talaga natin mag-bike check nito. Ayan. So kung nagustuhan nyo yung video, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So hanggang dyan na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!